So magandang araw ka Bola, sa video na ito pag-uusapan natin. Free agency naman po ka Bola kasi of course may paparating po na isang malaking pangalan sa unrestricted free agency ka Bola. At irarack natin yung top 4 team daw ka Bola na interesado makuha itong si Troy Rosario. So mga hindi pa nakasubscribe, bakit pindot naman po ka Bola yung subscription button. So ito na, start natin ka Bola with the comments from the fans. Joe Marlotto, saan mo naman nalaman yan? Sabi niyo, Bola, pakipanood po yung video. Malyari Mascarinas, pa-shoutout naman idol. Thank you, then I know for a fact that SMB will change import because Adams is have an injury. Antay mo playoffs, may bagong import, sabi niya dito ka Bola. Of course, Mac is still in the Philippines, so they can use him kung talagang hindi makakalaro po si Adams. Pero once that happen, hindi na po nila mapapalaro pa si Adams. So it is actually a vital decision or crucial decision for San Miguel po in the next few days. Ace Pineda, kung ako sa Phoenix, trade na si Perkins for first round pick. Bubuo na yung Angkor, meron na silang Chu, Balungay, Tuffin, Rivero. Tapos dahil na trade si Perkins, magdadalawa na yung first round pick nila. Kuha ng dalawang big, sabi niya. Again, I'm not against that, pero kung ito trade po nila sa Perkins, sana hindi lang first round pick yung makuha nila. At the very least, they will get another young player. Diba ka Bola? We are really high about Perkins. We have him a top 20 player in our most recent power ranking ka Bola. So we hope na hindi lang po first round pick yung magiging kapalit po ng isang Perkins if they decide to trade him. Again, I am a fan of what is happening with Phoenix. This is in a way a tanking ka Bola, with them finishing tied with Terra Firma in this tournament ka Bola. They will now have a good spot for a top 3 pick in the upcoming draft. And again, a top 3 pick in the upcoming draft can change the immediate future of Phoenix by next year, ka Bola. Now, dito nga muna tayo ka Bola sa issue ng Magdoli Hatchets. Doon sa game nila against Northport, hindi rin nakalaro si Shabazz. So, naging all-Filipino matchup po yung labang Magnolia Northport. So, they of course won that game comfortably still ka Bola. Pero ang biggest issue na lang ngayon is ito nga injury ni Shabazz, di ba? It's an import conference kasi so big po na kawalan kung injured po yung import like si Shabazz. He has a big role of course. Ang isa pang issue dito, di pa siya na-develop ng maayos sa chemistry with this team. Kasi kakapasok nga lang din po niya ka Bola. So with all those ka Bola, medyo tagilid na tayo no sa chances po ka Bola nitong Magnolia in the upcoming playoffs. Kung talaga hindi po maging healthy isang Shabazz, kahit actually maging healthy siya eh. Yung issue dito ngayon kasi ka Bola talaga is yung kawalan po niya ng chemistry with his local teammates ka Bola. Jos Reyes officially ends po yung time niya as the head coach of the Gilas Pilipinas Youth. Again, he was their coach for a long time ka Bola. I cannot really say that he did good no ka Bola. Kung tinignan mo nga, wala tayo masyado na develop na maayos under his term eh ka Bola. And again, there was no reason, acceptable basketball reason from the get-go po na siya po yung nabigyan po nung role po na yan ka Bola. So now, let us wait kung sino pong babalik sa kanya. Now, Troy Rosario ka Bola is confirmed to be an unrestricted free agent at the end of his contract po or at the end of this tournament run ka Bola of Blackwater. Now, pinag-aagawan siya ngayon ng apat na teams. Of course, Blackwater wants to resign him. TNT is there, San Miguel daw, and Ginebra are also interested. So let's rank the 4 teams according to the likelihood na sa kanila pupunta si Rosario. Number 4 ko, San Miguel Beermen. Take note ka Bola that this ranking is very close, no? Kumbaga sa close niyan, parang kung scoring yan, yung number 4 na 10 points, number 3 11, yung second placer 11.5, yung first placer nasa 12. Yung ganun, di ba? It's a close race ka Bola. So dahil yung fourth po sa San Miguel Beermen, eh wala na po siyang chance na makuha si Troy Rosario. So bakit ko siya nilagay sa fourth? It's more about the reality that they have a very very deep front line with the presence of Pardo, the GOAT of the PBA, and of course sumuwala tao Tua is also there. Of course, Rosario pwede siyang sumabay kasi nga pwede naman siya mag-quattro. Pero still ka Bola, at the end of the day, the rotation is very deep. May mga imports po tayo in 2 of the 3 tournaments. So if that is, and I expect that to be in consideration, what's wrong with you, bro? San Miguel po will be tripping, that is likely. You tripping! Number 3 po natin, Blackwater Elite, the current team po of Troy Rosario. And this is all about money, diba ka Bola? I doubt that Blackwater makakasabay po sa offer po ng ibang teams ka Bola. They will try to combat that with a longer term po na contract.
Pero will that be enough? That's questionable to me. Number 2 ko po will be Hinebra. Bakit po Hinebra? Kasi over TNT and San Miguel, they are badly in need of a starting caliber big man. Kabola, with the age of Japit Aguilar and with the injury concerns of Malonzo and Isaac Go, they badly need a big man. Kaya number 2 natin, ang Hinebra, Kabola. And of course, number 1 ko is TNT, Kabola. More of, if you consider everything, yeah, I understand, merong issue, di ba? Pinakawan na siya ng TNT. Pero still, a return is possible, Kabola. And I think, rotation-wise, he can fit very well there, Kabola, with the issues of Canuelas, issues of Aram, and the age of Kelly Williams. Kung makawag sa problema mo, saan kaya pupunta si Troy? Comment lang po sa baba.